Hey again, good afternoon everyone, and welcome to our subject, SRBP 322. And for today, we will be continuing our discussion on sa analysis of compression members natin, focusing on method number 2. So if you can recall, last week, we discussed how to calculate our capacity of our members using method 1. And according to method 1, ito po yung ating steps na sinusunod sa kanya. No? We are determining kung ano yung largest value ng slenderness ratio natin, which is yung KL over R for the column. So we are considering both direction, mapa weak axis natin or yung strong axis natin. And then once we determine the value of KL over R, yung malaking slenderness ratio natin, we calculate the value of FE or F sub E for yung ating critical buckling load using the formula F is equals to pi squared E over KL over R squared, wherein yung KL over R dito is yung nakuha natin sa number 1. Okay? And then after that, we compare yung value ng KL over R natin with 4.71 square root of E over FY. And then whichever is satisfied, ito yung gagamitin natin value ng critical stress value or this one. And then after that, may FCR na tayo. We calculate the value of VPN. So using yung V kapag LRFTN. Pag ASD is yung nating safety factor, yung divide natin siya, multiplied by the area to get the value of our loading. Okay? So last meeting, I think this is our last meeting, we calculated two examples. Okay? So ito yung muna example kinakalate natin last time. So for method 2, for us to have a comparison or makuha natin kung talaga nag-yield ng same answer yung dalawa, we will be utilizing the same example but focusing on the method na paggamit ay yung tables. Ano? So I hope you have a copy right now ng mga yung table 4-1 na sinend ko sa GC natin so that you can check whether paano basahin ba yung table natin later on. Okay. So this is our first example and as you can see, we arrive with this value ng VPN or PN over omega natin. And for our second example, we have this one. And then as you can see, we also arrive with the value of our VPN and PN over omega as follows. No? So we will try to get the same value ng loading using yung table 4-1 o yung method number 2 natin. Okay? So ano ba daw yung step for method 2? So for method 2, using AISC design 18 for yung solution natin. So, medyo may clear procedure natin, pero we have to be very careful in determining what is the value of our KL. Okay? So, doon sa method 1, ang kinakalculate natin is yung slenderness ratio natin ng KL over R. But for method 2, we are pertaining lang doon sa product lang ng effective length factor times yung leg natin or yung effective leg lang natin ang kinukuha ko natin. Okay? Dahil, pag pumunta tayo sa 4-1, so if you look at 4-1, ito po yung copy ng table. Ito yung itsura ng 4-1. And this table is actually limited para sa FY is equals to 50 KSI. Meaning kung halimbawa ang FY natin is not 50 KSI or maging siyang 65 or maging 70, you cannot use this table na. Okay? Kasi this is limited for 50 KSI lang. So kung wala na pag iba na yung value FY, wala tayong choice kundi gamitin yung method number 1, okay? Yung calculation natin manually and then to get yung ating mismo P, you know? Pero going back to this table for this one, we are using K times L lang kasi if you look at dito sa first column natin, effective length yung parameter na kino-consider niya. So, KL lang. So, whatever is the KL value that we get, dito natin kukunin yun. Okay? Ito yung mga values ng KL na yun. And, para basahin to, as you can see, meron tayong yung depth ng ating white flange. And then, may corresponding width siya. Okay? But ibang width. So, ibig sabihin, lahat ng effective length available dun sa section natin na yun is available dito sa table na to. And when you browse this table, as you can see na descending order siya. So from pinakamabigat na W14
ng pinakamagaan na W14. Okay? So, sa 14B, ano? And then, magiging W12 na siya. Okay? And then, yung pinakamabigat na W12, liliit ulit siya. Ayan, hanggang 65. I think meron pa. Hanggang 40. Then, tsaka na siya magiging W10. Okay? So, yung nandito sa table ay W8, W10, 12, and 14. Kasi these sections are usually the section being used as tulong. Bakit? Kasi yung kanyang dimension is almost symmetrical on both sides, ano? Or halos parehas or square-like yung dimension niya. Kaya mas pinapaboran siyang gamitin as column for steel. Okay? So, and as you can see dito, once you select insert a particular weight, meron siyang corresponding VPN value kapag LRFD and then PN over omega pag ASD tayo. So, hindi naman tayo maliligaw as long as alam natin yung pinakalculate natin. Let's say sa problem, ASD yung pinapakuha sa atin. So, we are limiting our values or paghanap ng value dun sa mga nakakulay green. O pag hindi naman, sa kulay blue, yung LRFD naman yung kinukuha natin. Okay? And then, some of the properties ng section nandito na po. Ano? So, yung EG niya, meron na dyan. Yung inertia, meron. Yung radius of gyration niya, meron. And then, yung ratio ng radius of gyration natin. So, another thing about this table is, kinukonsider niya, weak yung weak axis yung nag-over. Ibig sabihin, mas unang magbabakil yung weak axis. Okay? So, based from our problem last time, we observed na hindi laging si weak axis yung nagbabakil na or nag-govern sa problem. Depende pa din dun sa magiging support conditions along the floor level ng ating column. Kaya, kapag hindi na weak axis yung nag-govern, we need to do something dun sa procedure natin. And that is what the next step is for. Okay? So when we go back to sa procedure natin, looking at table 4-1, yan, nandun lang sa 4-1, we need to compare yung value ng KLX and KLY natin. Itong KLX and KLY, I hope we can still remember how to get that. Once we compare it with each other, halimbawa, yung KLX is less than sa KLY, it means na, di ba, ang lagi naman mas malaki yung value sa RX at RY ay RX. Okay? So, kung mas malaki ang divisor, definitely the value of our KL over R will be smaller. So, kung mas less than si KL over X, lagi mag-govern ay si Y. Kaya, ang sabi niya dito, yung capacity natin is lagi na kami sa KLY. Or, ibig sabihin, diretso mo nang babasahin yung table 4-1. Wala ka ng problema dun. Ang problema arises when yung KLX yung mas malaki kasi magiging hindi natin mag-compare directly. Kaya we need to look yung equivalent value ni KLX para bago natin siya ma-compare with KLY. Kasi nga, yung ating table 4-1 is nakabase sa weak axis o sa KLY siya. So we need to get yung tinatawag na KL effective. So paano daw ba kinukuha sa KL effective? KL effective is using this formula. Okay, so 4-1, least column capacity based on the weak axis. This means, assume natin, is weak axis lang yung nag-govern. So, ayan, inulit lang dito ha. If weak axis govern, look at the capacity based on KYLY or KLY. If yung strong axis yung nag-govern, katulad nga nung labawa KLX yung nag-govern, conversion must be performed. As you can see, makukuha natin yung equivalent value ni KLX sa KLY kapag, ayun na natin, no? Kinuha natin yung equivalent niya. So, ito yun. Para daw makuha natin yung equivalent K, para kasing gagawin natin, yung KLX na value natin, i-convert natin siya sa equivalent KLY niya. Okay? Yun yung ginagawa natin. Or, yun ang tinatawag natin KL effective. Para makompare natin siya with the table o magamit natin yung table. Okay? So, dito, mangyayari para maging KYLY siya, i-cross multiply natin yung RY or pwede natin ilagay sa denominator magiging KLX over RX or RY. So, ito can also be KLX over RX over RY. Okay? And ito, hindi naman siya madali, hindi naman siya mahirap gawin. Ano? Kasi si RX over RY, when we go back to sa table 4-1 natin, hindi na natin kailangan manually calculate it. Meron na po yung value doon. Okay.
And then meron siya mga corresponding value na unitless na kasi na-cancel out na yung unit ng inches sa RX and inches sa RY. Okay? So, sa-substitute mo lang yon and then kung ano yung makuha mong KL value, ibig sabihin, pwede mo nang gamitin yung dito. Okay? So, ibig sabihin, itong table, ito palang column natin na to, is for KL Y. Okay? So, pag halimbawa na may nakuha tayong KL na value, okay, ang bawa nakuha natin ay 10. Okay? Kasi halimbawa, ang shape natin is W10 by 112. So, kung ano yung katapat niya, ito yun, ito yung magiging capacity na ng section natin. Ganun lang kabilis kapag nag-govern is yung weak axis. And kapag nag-govern is si x-axis, pupunin muna natin si KL effective. And then yung KL effective, titingnan natin kung saan dito magpa-fall under. Kasi definitely, it will not be a whole number. Kapag hindi whole number yung value ng KL effective, we need to interpolate yung value doon sa dalawang papasukan yun. Okay? So, later, halimbawa, naging value halimbawa ng KL effective natin is okay, halimbawa nakuha ang value natin is halimbawa 10.5. Eh, wala tayong exact value ng 10.5 dito sa column natin. So, gagawin natin, nandito siya sa gitna nito. Okay? So, nang gitna na to. So, kukunin natin yung capacity ng 10 plus 1 to 80, tapos 11, tsaka 1 to 40, and then i-interpolate po natin. So, ibig sabihin, halimbawa ito, susulat ko dito sa side, ano? 10, tapos ito yung capacity niya, 1 to 80, then 11, 1 to 40. Ang kailangan natin is 10.5. So, kailangan natin makuha yung value ng x na yun. And to get the value of x, may formula na po tayo dyan. Ito po yung magamitin natin dyan. Formula, okay? Wherein yung y1 is yung dun sa first observation natin, first reading natin. Then second reading minus first reading. Or may mas madaling ano, paraan para matandaan to. No? Or depende kung saan kayo mas madadalian. Ako, what I do is ito. Then ito, pagma-minus lang natin. Equals ito pag minus yun. Okay, so meaning 10 minus 10.5 over 10 minus 11 is equal sa 1 to 80 minus x over 1 to 80 minus 1 to 40. So, pag sinif-solve natin yan, may makuha na tayo ng value ng x. Okay? So, 10 minus 10.5 is 10 minus 11 times 1 to 80 minus 1 to 40. Tapos, 1 to 80 minus yung answer, that is 1 to 60. So, makukuha natin yung value is 1 to 60. Ibig sabihin, yun na yung capacity ng section natin kapag KLF yung hinahanap natin. Okay? So, maybe right now, medyo blurry o ano pa siya, no? Vague pa siya. Kaya, we need to apply it to an example para mas ma-appreciate natin how to use this particular table. Okay? So, after that, yan, makukuha na natin yung capacity. So, kaya i-apply na natin dun sa example natin last time. Okay? So, we have here yung W14 by 90 ulit natin. Using A99 to steel, what is the design capacity of this section? Okay? Again, si A99 to steel, Fy niya, again, is 50 KSI. And Fu is 65 KSI. Okay? Wala naman nagbago dyan. And then, again, kunin natin yung weak and strong axis natin. So, dito, okay, ito yung ating strong axis, ito yung weak axis natin. So, pag dinrawing natin ngayon, nabawa yung about muna tayo dun sa strong axis natin. So, ibig sabihin, ito yung ating rotation. Pag ganito, ang itsura ng about strong axis natin is ito yung fix, and then meron lang siya nakatupo dito sa taas. Meaning, ito yun. Ito lang yung doon sa mismong moment na pag ganun, yun lang yung naka-opposite sa kanya. So, we have 35 feet na length. Then, for our weak axis, that is yung meron na siya both sides, ano? And then we have here yung 10 feet, 15 feet, tsaka 10 feet. Okay?
So first step natin, according dito sa procedure natin, determine the largest k, l, x, and k, l, y. Okay? So kunin natin yung mga k ng bawat ano natin. So dito sa mga segments natin, we have here yung ating pin tsaka fix. So according to our table, that is 0.8. Okay? We have pin-pin, that is 1.0. Pin-pin, 1.0. And then, pin fix, that is 0.8. Okay? So, yan yung ating k-value. So, kailangan natin to sa isa, sa x at sa y, no? Ito yung ating x-x, ito yung ating y-y. So, for kl, x, isa lang naman yung segment natin for that. So, that is 0.8 times 35 feet. Okay? Again, pagdating po sa table 4-1, nakafit po yung ano natin, yung unit natin. We don't need to convert it sa inches. Okay? So we have 28 feet. Okay? And then yung sa y, so pwede diretso muna, alin ba dito sa tatlong segment yung magproproduce ng largest value? Ito ay 10 times 1, 15 times 1, 10 times 0.8. Definitely yung second segment natin. Okay? So dito, that is 1.0 times 15 feet, or is equals to 15 feet. Okay? So, yan yung value ng KL natin in X and Y direction. Then, next step is to compare yung values kayo natin na nakuha. Okay? So, anong condition natin ngayon sa problem natin? So, dito, yung KL, sabi, pag ang KLX natin is less than equal sa KLY, sabi sa atin na magiging step natin, bawa ito yung ating condition, na magiging step natin, diretso daw tayo sa use KL Y dun sa table 4-1 natin. Okay? Yan agad yung parang algorithm natin. Okay? Ngayon, pag hindi, pag ang bawa yung KLX natin is greater than dun sa KLY, okay? Ito yung condition natin. Ang mangyayari, kukompare natin ngayon, use larger o KLY tsaka yung KL effective ng KLX natin. Okay? So, ito yung kanyang, yan. So, ito yung step natin. And again, pag yun yung nangyari, apply natin yung formula ng KL effective, which is equal sa KLX over RX over RY. Kasi since alam naman natin yung section natin, W14 by 90, we can get to sa 4-1 yung value ng RX over RY. Okay? So dito, saan case tayo? Sa first case o sa second case? Our KLX is greater than dun sa KLY. So, KLX greater than KLY. So, dito tayo pupunta. So, we need to get yung value ng KL effective natin. Okay? So, kunin natin yung KL effective. So, KL effective is equal sa KLX over RX over RY. Okay? So, looking at 4-1, okay, ito yung ating table 4-1. Hanapin natin muna is W14. Okay? 14 ang kailangan natin. This is 12. 12 pa din to. So, hanapin natin 14. Okay? 14 by 90. So, dito may 90 ba? So, wala. So, next page tayo. 90. So, ito. W14 by 90. Ito yung ating section. So, ibig sabihin, ito yung mga kailangan natin na capacity. And then, ang kailangan natin is Rx over Ry. Rx over Ry, i-highlight ko lang, ano? This is our Rx over Ry. So, ito yung magiging value natin. And this is our W14 by 90. Okay? So, that is 1.66. Okay, going back dito. We have yung KLX natin, nakuha natin 28 feet. So that is 28 feet over KL 1.66. Tama ba? 1.66.
Okay, so that is how much? 28 divided 1.66. That is 16.867. Okay, comparing with KLY, KLY natin is 15 feet. Okay, so since yung value natin of KLY is greater than KLN, it means, or since KLF is greater than KLY, ibig sabihin, strong axis governs. Okay? Kasi again, this KL effective galing yan sa KLX. Yan yung strong axis natin. Kaya, dito, since greater than siya, strong axis govern tayo. Okay? Pag nag-convert si strong axis, ang gagamitin natin ay si KL effective. Kapag si weak axis, dito ulit tayo babalik. KLY ulit tayo. Okay? So ngayon, ang ikukunin natin value sa table natin is 16.867 feet. Ano? Yun yung kailangan nating value. So we need to get yung values na pwede nating i-compare sa kanya. No? So looking at the table. Okay? So 16 point something yung value, 16.87. So makikita nyo lahat dito, ito yung KL natin. Full number siya lahat. Okay? Pero 16.87 is between 16 at 17. So, pwede natin kunin si 16. Tapos, ito yung kanyang value ng 16. And sa 17, ito yung value ng ano niya. Okay? So, lagay natin 16,979. So, for 16, so, ang VPN niya is 979. Ito yung KL. Okay? And then for 17, ang value niya is 955. Okay? So, ang kailangan natin is 16.867. Okay? So, ito yung magiging unknown natin. So, using yung interpolation na pinakita ko kanina, we can get yung comparison ito dito. No? So, 16 minus yung 16.867 divided by 16 minus 17 is equals to 979 minus x lower 979 minus 955. Okay? What is the value of x? So, bahala kayo kung shift solve nyo or i-algebra nyo yung value. But as long as you get the answer, edi yun yung mas pabor sa atin. Okay? So, pan shift solve, ang value niya is 958.192 kips. So, this should be the value daw ng VPN natin according to table 4-1. Okay? So, compare natin ngayon. Try natin tingnan yung example natin last time. Ito yun. And ito yung nakuha natin. 958.01. So, may konting discrepancy. Pero, that is a very small discrepancy lang. But at least, we get the same answer. Okay? 958. And then yung nakuha natin dito is 958 also. Okay? So, that's how you use yung table 4-1. That is for LRFD. How about yung ASD natin? So dito, bawasan lang natin to. Kunin natin value is ito sa ASD. 652 as 635. So, 16, 652. Then 17, 17 is 635. So we have 16.867 in x, then to minus dito, minus to, minus to. Okay. So 16 minus 16.867 all over 16 minus 17 is equals to 652 minus x all over 652 minus 635 is the value of x. So 652 652 minus 635.
That is 637.261 kips. That is yung ASD value niya. Okay? And when we look back, so it should be the same, ano? So again, dahil sa nagra-round off tayo ng numbers, especially dito, ano? Na nagka-calculate tayo ng mga values, meron talagang may iwasan na error, ano? Truncation error dun sa decimals natin. Okay? Pero, that's how you solve for the capacity of the section using 4-1. So, medyo straightforward pag sa 4-1 kasi kung mas mabilis yung naiintindihan yung paano yung pagpili ng KLX at KLY, diretso 4-1 ka na kaya. Okay? So, that is for example number 1. So, let's do example number 2. Okay? So, W14 by 74, A992 steel, may length of 20 feet, pin and pin ends, compute yung design compressive strength sa LRFD and ASD. Okay? So, W14 by 74. So, again, A990 tayo. So, FY natin is 50 KSI. FU is 65 KSI. So, yung ating support condition is pin-ended siya both ends. So, kapag pin-ended both ends, alam natin ang K-value natin is equals to 1.0. Then we have a length of 20 feet. Okay? So, since dito hindi given kung ano yung condition niya in X and Y direction, it's safe to assume na para siya both ways. Ano? Kaya magiging step po natin, ang KLX natin will be equal sa KLY natin, which is equal sa 1.0 times 20 feet or 20 feet na agad tayo. Okay, 20 feet. Okay. Tapos sa step 2, since KLX is less than or equal sa KLY, yung sa step natin kanina, ang gagawin, use KLY na tayo agad. Okay? So, ibig sabihin, diretso na tayo sa table. Wala na tayong computation pa ng KL effective. Okay? So, pag pumunta tayo sa table, 14 by 74. So, W14 si 74 is nasa next slide. So, ito yon W14 by 74. Ang KL natin is 20. So, magiging value natin ng ASD is ito na agad, ano? 3.2 tsaka 4.95. Okay? So, ibig sabihin, ang VPN natin, 4.95 kips. Ang ating PN over omega, according to sa table, is 3.29. 3.29 kips. So, ito na agad yung answer natin. Okay? So, very straightforward. Pag may table tayo. Okay? And checking dun sa, ano natin, previous natin, ayan, 494 yung nakuha natin, and 329, yung dito, 495, so, naka-rounded up, tapos 329. So, yan po yung power naman ng table natin. So, very straightforward siya. Okay? Question po sa paggamit ng method number 2. Okay, so if none, that ends our lecture for today.